Hello! Welcome back to Alvin's Adventures Channel. So, today ang re-reviewin natin is, again, McFarlane Toys. So, suki ako ng McFarlane Toys. So, ang re-reviewin natin ay ang Harry Potter na action figure. Okay? Si Valid, meron pa akong na-miss na action figure dito, yung babae sa Harry Potter, na si Dweri Watson. So, inintay ko pang mag-sale bago ko bibilin yung toys. So, itong mga toys na to, bali nabili ko ng half price lang. Okay? So, baka tatanungin nyo bakit si Alvin siguro napagastos to. For your information, ang ginagawa ko, ang technique dyan is mag-recycle ka ng toys mo. Ang ibig ko sabihin, magbenta ka ng toys mo para makabili ka. So, nag-start ako ng mag-collect ng toys year 2000. Nung time na yon ang McFarlane Toys is napakahirap hanapin kung saan ka makakabili. Hindi uso yung eBay na yan, hindi uso yung Amazon na yan, hindi uso yung Walmart na yan, at saka ibang mga store. So, actually, sa London, dalawang place lang ako nakakita na mabibila ng action figure. Ewan ko lang kung yung iba meron. Pero ang pinaka binibilhan is yung Forbidden Planet. Okay? So, ang good thing doon, napakahirap hanapin dahil hindi overproduction ng toys na McFarlane noon. So, dahil lang hirap hanapin, so ang price is tumaas. Sa ngayon, dahil overproduction ng toys, so it takes time, kung swertehin ka, it takes time na mag-increase ang price ng toys kasi maraming toys na na-produce. Okay? Kung tatanungin nyo, saan makakabili ng pinakamoran toys? Ang advice ko lang sa inyo or information na masasabi ko sa inyo, ang pinakamoran toys kung saan ka makakabili is sa United States. Itong mga toys na to, karami ng toys is made from China dahil pinagawa sa China. Dahil mora ang labor. Okay? For example, ito, si McFarlane is American, so McFarlane is an American na company or manufacturer ng toys. Pero pag inopen nyo itong toys nito, makikita nyo is made from China. Pero pinagawa lang nila doon. So, after ma-finish ang product at ready for distribution sa iba't ibang part ng mundo. So, isi-send tong product na to sa USA. So, from USA, i-distribute nila. So, ang ibig kong sabihin ay, for example, sa USA, si McFarlane binenta niya to ng $21.99. So, around 1,000 pesos. May nagsabi sa akin sa Philippines is ang product nito is around 1,500 pesos. Pero nag-sale daw ako minsan ng 1,000. Pero sa Amerika, 1,000 pesos, hindi pa sale yon. Pag itong action figure na to, pag dinala dito sa London or sa UK, ang presyo nito from $21.99, pag dinala dito, ang price is $21.99 sterling. Pounds, wherein ang sterling pounds is, ang value nito is mas mataas sa US dollar. Okay? So, sa US, mga kabili ng toys na pinakamora, except mga fake na toys. Okay, itong toys na to bali ay based sa sa pinakahuling movie ng Harry Potter, yung pang 8 na movie ng Harry Potter. Yung title is Harry Potter and the Deathly Hallow Part 2. So, na-release yung movie na yon noong 2011. So, papakita ko lang sa inyo yung Blu-ray. Ito bali base yung dito bali binase tong action figure na to. Yung pinakahuling movie ng Harry Potter. Okay, so itong action figure nito ay ang scale nito is 7 inches. Di ba dito si Lord Voldemort
Mort, si Harry Potter, at saka si Ron Weasley. So, open na natin. Ang first na toy na re-review natin under Harry Potter MacFarlane na toys ay si Lord Voldemort. Si Lord Voldemort bali ang pinaka kalaban sa Harry Potter na movie. Okay? So sa front ng box ay makita niyo yung lettering ng Harry Potter. Itong toys na to ay para sa 12 years old and above. So ito na, itong box na to para napapaligiran ng mga letters na parang sa newspaper. So may transparent window siya. So makikita niyo yung si Lord Voldemort. So ang image niya dito pa lang sa outside ng box ay talagang yung likeness niya talaga is superb. Tapos may nakikita akong snake dito. Tapos ito yung nakatago yung magic wand niya. So sila yung mga veteran na mga what, wizard. So ang kanyang wand is elder wand. Sorry for that. Okay, so ito, makikita nyo rin yung si Harry Potter na may hawak na kanyang wand. Ito yung side. Bale, na doon pa rin nakalagay yung Lord Voldemort at saka yung parang mga newspaper. Okay, may nakalagay din Harry Potter dito. Sa may back niya, ito yung mga action figure na sa under MacFarlane Harry Potter line. Okay, so nandito si Harry Potter. I-review natin mamaya. Ito yung sinasabi ko sa inyong hindi ko pa nabibili. Si Hermione na Granger. At saka itong Buckbeak. Itong si Ron Weasley, meron na tayo. Ito naman si Lord Voldemort. Okay. So makikita nyo dito yung under MacFarlane, itong toys na to. Ito yung logo ng MacFarlane. Saka ito yung address ng MacFarlane na company sa United States. So ang movie na yun is under Warner Brothers. Ito sa may bottom ng box naman ay makikita nyo yung serial number ng toys. Yan sinasabi ko sa inyo, made in China dahil pinagawa lang sa China. Pero may quality control. Okay, tapos makikita yung barcode dito. Okay, ito sinasabi dito is prototype or ginaya sa ano. Gumagamit sila ng scan para makuha nilang maigi yung likeness ng mga actor. Tapos gawin nilang toys. Ito naman top niya ng box, yung nakalagay MacFarlane, saka makita yung logo ng MacFarlane. At saka merong small transparent window. Okay, open na natin. Medyo bilisan natin kasi tatlong action figure yung re-reviewin natin. Ingat lang kayo ah. Pero itong box niya, tingin ko medyo manipis siya kaya madaling masira. So, hindi ko masasabi na maingatan niyo 'to na matagal, honestly. Dahil manipis siya. Ano ba 'yung content? Si Lord Voldemort, 'yung snake, 'yung magic wand niya at saka may stand. Tapos sa loob ng box, meron tong ano, background. Pag dinisplay nyo yung action figure, pwede nyo ilagay tong background sa may likuran ng action figure. Okay? So, ito yung stand niya.
So yung stand may nakalagay Harry Potter. Tapos meron dito na ano na na peg na isa. Okay? Yan yung sa may ilalim. Itong may dalawang parts dito eh. Honestly, hindi ko alam kung saan gagamitin eh. Pero nung nanood ako ng YouTube, pero hindi sila 100% sure. Parang tingin nila is kung meron kayong stand kung saan nyo pwede niya i-display yung Harry Potter, pwede nyo gamitin to. Dito yata nila nilalagay. Paano ba to? Or mali siguro ako. Ayan. Pero meron din paggagamitan nito eh. Parang tingin ko, para sa akin, parang dito yan eh. Para sa akin ah. Parang, para makatayo itong background. Yan, kita nyo. So, nakatayo na siya. Para sa akin siguro, dyan yan. Mali lang siguro yung nakuha kong information sa YouTube. Yung nag-share ng information. So, tatanggalin natin yung snake. So, dahan-dahan. Pero, tingin ko itong snake, napaka-tibay niya eh. Itong snake na ito, pinatawag nilang naginig sa Harry Potter. So, papakita ko sa inyo maigi. Ito yung mukha ng snake. Okay, yung fangs niya. Come on. Yara pa. Yun. May articulation to. Kita nyo naman, no? Iikot dyan. Pati ito naiikot. Saka, yun. Kaya, pag tinayo mo to, okay? Pwede siyang hanggang ganito lang. Maliit. O pwede niyong mataas. Parang mataas siya. Para ba yan? Yan. Medyo tumaas siya, diba? So, kay Lord Voldemort naman tayo. Tatanggalin na natin sa keep sa may plastic protector niya. Ito naman yung magic wand niya or elder wand. So, come on. At mag-focus. Actually, sa tatlong action figure, itong pinaka-best na one. Yung the rest, parang walang article. Wala siyang ano. Hindi detailed, pero ito detailed eh. Hirap pa. Hirap mag-focus. Yun. Yan ang pinaka-best.